Napagalitan ako na yung maganda na tusok ng kanto ng aking stroller yung paa niya. Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Diva and I'm back. So for this video today, mayroon tayong isang subscriber kagabi na kausap ko. Si Dai Ronalyn de la Cruz. Tama ba? Ayun, nagka-chat ko siya sa messenger ko. Pero lagi na kami nagkakausap sa live. So, napakaswerte, Dai. Iba-iba talaga yung ating swerte pagdating dito sa Hong Kong. No? Kahit saan naman sigurong bansa, iba-iba talaga yung swerte natin. So, siya, Dai, ay nakakuha siya ng amo sa Jolly Helper. Ang bilis ng process niya. Then, ngayon ay 12 days na siya. 12 days pa lang pinagkatiwala na sa kanya yung bata. Siya lang nag-aalaga. Tapos, alam niyo, may nakita kasi akong post na 14 months na siya. Then, nalulungkot siya doon sa post niya kasi nga yung amo niya parang walang tiwala pa rin sa kanya hanggang ngayon. So, nakikita ko din yung mga comment. Merong 8 years. Mga years na din sa mga amo. Till now, wala pa rin tiwala. So, napaka-relate ko dito sa bagay na to, no? Kasi nga, yun ang sabi ko nga doon kay Dairinalina. Ha, sabi ko, gano'n ka na ba katagal sa amo mo? 12 days pa lang, Dai. Pinagkatiwala na sa'yo agad. Samantalang ako, magti-3 years na. Parang hindi pa rin. Kasi hindi ako iniiwan ng mga amo ko na ako lang ang mag-alaga mag-isa. Hindi talaga as in. So, kaya nga ako, hindi ako confident na ma-renew or gusto nila akong i-renew. Kasi ganun yung nararamdaman ko. Parang wala silang tiwala pa rin sa akin. So, pero ano naman sa akin yun? Kumbaga, pabor. Kasi less sa isipin tulad yan. Sa mga lulutuin, sa mga mamarketin, sila ang nag-iisip. So, mas pabor sa akin din pagdating sa bata kung ano ang ipapakain. Diba? Pabor din sa akin. Kaya sabi ni Inday, sana makahanap ka rin ng ano. Pero sabi ko, sa ugali, okay naman sila. Wala naman akong problema. Yun yung kinagustuhan ko sa mga amo ko. Yung pinakagusto ko sa ugali ng amo ko ay hindi siya, kumbaga, pag hindi naman ako perfect, hindi nga ako magaling na helper eh. So, pag may complain sila or may ayaw sila na ginawa ko or nagawa ko, kinakausap ako ni amo na kami lang dalawa. Then, ano, kung kami lang, patapos na ako sa ano, sa work, ganyan. Patapos na ako sa kusina, saka siya magsasabi kahit siguro inis na inis na siya. Hindi niya talaga ako pinapahiya sa buong angkan, kumbaga, harap-harapan. Sasabunin ka kaagad. Yun yung pinaka gusto ko sa ugali ng mga amo ko. Tulad yan sa pagdating sa pagluluto, Dai. Pag may complain siya, until now naman, meron pa din. So, kinakausap niya ako, pag tapos na sila kumain, next time ganito, less ganyan, less ganito. So, hindi ganun masakit para sa akin kasi nga, inubos naman nila yung pagkain. So, feeling ko, makain pa rin naman yung niluto ko. Yun yung katwiran ko. Sabi ko, yan yung pinaka, sabi ko kay Inday na okay naman sa ugali nila. Kaya nga kung gusto pa nila na i-renew ako this third contract, okay ako. Pero kung hindi, no choice ako, diba? So, kailangan natin mag-try ng panibagong amo. Panibagong adjustment na naman. So, yun yung pinakaayaw ko. Yung bagong start ka na naman sa ano, sa trabaho. Kasi, yan yung pinakakaba-kaba na baka ma-terminate, baka ganito ganyan. Diba, ang daming question na baka, daming baka. So, saka hindi mo na naman kilala yung ano, basta isang kontrata na naman. Kung matapos ang kontrata, diba, ang pag-a-adjust. Then, ayan Dai, nandito na tayo sa market Dai. Continue natin mamaya, mag-market muna ako ha, traffic. So, ito yung pamimilhin natin today Dai. Pak choy, Ducati, pumpkin,
green half, tomato 3, onion 2, ginger, frozen 4, sea water fish. Ito onion day. Malambot na onion nila. Piliin mo yung ano day. Matigas pa. Kasi, ayan, matigas pa. Ginger. Pagpipitas ka dito day, kailangan din nila makita. Pero itong palaki sakto na to. Tomato 3. Mami ha. Ha? Pumpkin half. Pumpkin. Ito pala yung bok choy chai day. Bok choy chai. Nagalit kasi yung matanda sa akin. Naipit ko yung paa niya. So, nandito tayo sa isdaan. Day, bagong item to na isda. So, ipapakita ko lang sa kanila. Ito pala yun siya, day. Ang nakasulat. Napagalitan ako din ng maganda na tusok ng kanto ng ating stroller yung paa niya. Kasi huminto naman ako kasi may makakasalubong ako na yung nagpo-collect ng basura. Huminto ako kaso nabangga yung kabilang gulong ko. So, ang kabilang dulo, natusok yung paanong matanda, nagalit siya, nagpinagyaw-yawan niya ako. Tingnan mo, bumakat kasi yung kanto sa likod niya. So, sabi ko, sorry. Yan lang ang sinabi ko kasi hindi ko rin naman siya naintindihan. Pero tinuturo niya yung ano, yung marka nga na bumakan sa tikod niya. So sabi ko sorry, nagagalit talaga. So linayasan ko. Kaso yung bibilhin kong bok choy sa kanya lang. Siya lang yung meron. So no choice, kailangan kong bumalik. Ayun, nagalit pa rin siya. Naalala pa rin niya ako. Then sabi ko sorry na. Kasi in-explain ko sa kanya na sorry. Sabi niyang ganyan. Pero sabi ko, two bok choy, sabi ko ganyan. O, naging okay naman na humupa na yung inis niya. So next natin, frozen pork, minced pork. Knock-knock! Minced pork. So, ayan. Tapos na tayo mag-market. Day! Ayan, napagsabon tayo. Napagaling tayo. Sana nga ba tayo na... So, ayan. Sana ba tayo napuro kanina, guys? Sertihan lang talaga. No? Kaya ako naman, takot pa rin kasi ako. Uy, natitinso ako. Hindi naman naging okay naman yun. Nagalit ni nanay. Nung nag-thank you ako pagbigay niya ng resibo. Thank you. Noimik pa din. Pero nakita na yun sa live. Kung tuwa ngayon, mabait din naman yun. Kaso natusok lang talaga siya. Pero hindi ako nagbablog that time, ha? Huminto naman ako. Alam kong may kasalubong ako. Then, gipit yung daan. Kaso yung isa, dire-diretso din, hindi niya ramdam na nabangga yung gulong ng ano ko, then yung kabilang dulo ay tumusok doon sa tipod ni nanay, kaya nagalit. So nag-sorry naman ako, sorry na lang ako ng sorry, pero kita mo talaga sa mukha niya nagalit kasi nagsisigaw talaga siya. So, ayan, hayaan mo na, wala naman na yun, kakalimutan din yun ni nanay. So, sana nga ba tayo naputol kanina? Nakalimutan ko na tuloy. Wala na sa nagpapasok sa isip ko. Ayun nga, swertihan. Si Inday, alam nyo si Inday. Western din pala ang amo niya. Yung lalaki, western din yung babae ang singkit. Then, kaya pala sabi ko, kaya pala ano, Day? Kaya pala galante. Kasi sabi niya, Day, mabait yung mga amo ko. Nung nag-update siya sa akin, nag-comment siya sa isang video ko. Binigyan daw siya ng octopus card at may 500 plus na balance ang octopus card na yun. Wow! Sana all! Napakaswerte din. Yung pala, western. Kaya pala, sabi kong gabi. So, mostly talaga pag western ang amo mo, Day, galante sila din. Pagdating sa, ano, Day, day off, alam nyo, hindi sila madamot. Yung stat, pag pula ang kalendaryo, ibibigay talaga yan sa'yo din. Then, yung mas mataas talaga yung salary na binibigay nila. Meron na nga tayo dyan na mga subscriber na nagkaroon ng instant employer. Aba, binibigay talaga agad yung sakod nila, di ba? Saan ka pa niyan? So, ayan lamang for today's video. Dahil kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. Stay safe lang. Bye-bye!